Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Father Ian. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay 22 ng Oktubre at pinararangalan ng inang simbahan si San Juan Pablo II, ang ating dating Santo Papa. Ipanalangin natin na kaisa ng lahat ng ating mga intensyon, ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog sa mga banal para sa kanilang kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong tagapangasiwa ng buong sambayanan, si Santo Papa Juan Pablo II na nagningning sa kagitingan at katotohanan ng iniaaral, ipagkaloob mong kaming nagpaparangal sa magiting na tagapangasiwang ito ay magningning sa kabutihang ginagawa namin sa kapwa-tao at magliwanag sa pag-ibig sa piling mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, alalahanin ninyo na noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo, hindi kabilang sa bayang Israel at di saklaw ng mga tipang nasa salig sa mga pangako ng Diyos. Noo'y nabubuhay kayong walang pag-asa at walang Diyos. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayong dating nasa malayo ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo, kaming mga Hudiyo at kayong mga Hintil ay kanyang pinag-isa sa pamamagitan ng kanyang katawan. Pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin.
Pinawalang bisa niya ang kautosang pawang ang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alita ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Naparito si Kristo at ipinangaral sa lahat ang mabuting balita ng kapayapaan. Sa inyong mga hintil na malayo sa Diyos at sa mga Hudiyo na malapit sa Kanya. Dahil kay Kristo, tayo'y kapwa makalalapit sa Ama sa pamamagitan ng Espiritu. Sa makatuwid, hindi na kayo dayuhan at taga-ibang bansa, kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa Kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa pamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas, sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang pagkatapatan at pag-iibig ay magdadaop palad, ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupa'y pawang maghahari, yaong pagtatapat, at ang katarungan na may maghahari mula sa itaas. Ang pooy nagsasalita na bayan niya'y papayapa. Gagawing maunlad ng Panginoon, Diyos itong ating buhay, ang mga halaman sa ating lupa'y bubungang mainam. Sa harapan niya, yaong maghahari, pawang katarungan, magiging mapayapat, susunod ang madla sa kanyang daan. Ang pooy nagsasalita na bayan niya ay papayapa. Ang lahat po ay magsitayo. Panginoon. At sumaiin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa, dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating."
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming. Lalutigit ang mga lagi nating kasama sa misa ng alas 7 ng umaga, ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga Karatig Lalawigan. Handa na po ba kayo sa pagdating ng Panginoon? Father, saka na po ako maghahanda pagka medyo tumanda na ho ako. Ay paano kung dumating ang Diyos na hindi ka pa tumatanda? Father, saka na ako maghahanda kapag ka ako ay may anak na. Ay kung hindi ka mag-asaway, dumating na ang Panginoon. Ang sinasabi ng mabuting balita ngayon, sa lahat ng pagkakataon, dapat kang handa. Dahil ang Diyos dumadating sa mga pagkakataong hindi mo inaasahan. Madalas po iniisip agad natin kapag sa bahaging ito, ang iniisip natin ay kamatayan. Tama naman, ang kamatayan ay isa sa mga katotohanang hindi mo alam kung kailan dadating. Pero mga minamahal, ang Diyos ay dumadating kahit miya't miya sa mga pagkakataong hindi mo alam, sa mga bagay na hindi mo inaasahan, sa mga taong hindi mo napapansin. Sapagkat ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Ang tanong ay, handa ba tayong tanggapin ang Diyos pagdating ng mga pagkakataong iyon? Minsan dumadating ang Diyos kapag ka ikaw ay punong-puno ng problema. Ay kapag ka puno ka ng problema, minsan wala kang napapansin. Kapag puno ka ng pinagdadaanan, hindi mo napapansin ang nangyayari sa paligid. Niisip mo lamang ang sarili. Kawawa ako. May sakit ako. Wala akong magawa. Hindi ako makatulong. Ay ang Diyos dumadating sa iyong pagkakasakit. Baka ipinauunawa ng Diyos, bahagi iyan para mapalalim mo ang pananampalataya sa Kanya. Pero hindi naman natin napapansin. O kaya naman, dumadating ang Diyos kapag ka ikigalit na galit sa pamamagitan ng iyong kaibigan na nagpapaalaala sa iyo, hayaan mo na, pagbigyan mo na. Eh dahil galit ka, wala kang napapansin. Dumadating ang Diyos minsan sa pamamagitan ng inyong mga makukulit na anak at mga apo. Eh dahil ayaw mo nang malikot sa bahay, hindi mo na nakikitang sila'y paalaala upang ikaw ay lumago sa pag-ibig at pagmamahal sa kanila. Ang pagdating ng Diyos, mga minamahal, hindi lang sa huling sandali. Tama, dadating siya sa oras ng kamatayan para hatulan tayo. Pero bago dumating ang kamatayan, miya't miya, araw-araw, dumadating ang Diyos sa mga tao, bagay at pangyayaring hindi natin napapansin. Ang tanong ay, handa ka ba laging tumanggap sa pagdating ng Diyos sa iyong buhay? Eh minsan ang banal na misa ay tanda ng pagdating ng Diyos. Kaso madami sa atin, habang naririto sa simbahan, habang nasa misa, kung ano-anong iniisip. Anong bibilhin ko mamaya? Saan kaya kami mag-aagahan? Aabutan ko kayang bukas pa ang tindahang pupuntahan ko habang nasa misa. Paano papasok at mararamdaman ang Diyos kung hindi natin pinaghahandaan ang Kanyang pagdating? Kaya mga minamahal, hamon sa atin ng pagdiriwang na ito, habang ating pinararangalan si Juan Pablo ikalawa, marama sa atin kilala siya. Siya ang Santo Papang
naging kilalang kilala dahil sa kanyang pagmamahal, lalo na sa mga kabataan, na kahit na sa kabila ng kanyang pagkakasakit, kahit siya'y nangangatal na, naglalaway na, pero nanatiling tumatanggap lagi sa Diyos araw-araw, paanyaya na ang kanyang pagiging Santo Papa ay hanggang kamatayan. Dakila ang santong ito. Pero dakila, sabi ni Jesus, ang sino mang handa sa pagdating ng Panginoon. Ipagdasal po natin na sa banal na misang ito kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa komunyon. Siyang dumadating sa atin sa mga pagkakataong hindi natin inaasahan. Inyo pong ibulong sa Kanya, sabihin ninyo, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang puso na kumikilala sa iyong pagdating. Nakikilala ka sa mga tao, sa pangyayari, sa bagay na nararanasan ko araw-araw upang sa aking pagkakilala sa iyo, maging handa lagi ako. Bukas ang pinto ng aking puso upang ikay tanggapin at mamuhay sa aking buhay. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming paghahain ay iyon nawang paunlakan, upang sa paggunita kay San Juan Pablo II, kami makapakinabang sa paghahain ito na ibinibigay mo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagin ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad, ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagugugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulan, sa pilay ay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lubhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahang laghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala.
puso at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawa pong second collection ay para po sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may mga sakit na pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang Panginoon ang aking tanglaw.
sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang lakas na dulot ng banal na pakikinabang ngayong ginugunita si San Pablo Juan Pablo II ay maging lubos nawa sa amin upang ito'y makatulong sa pamumuhay namin ngayon at makapagpagalak sa amin habang panahon sa pamamagitan ng Hesukristo. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang. Kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nakahanda na po sa bandang harapan ng Main Church ang paglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng ating mga mahal na yumao. Sila po'y ating ipagnunobena sa unang siyam na araw ng Nobyembre at buong buwan nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Ang mga sobre po'y available sa bandang gilid ng Main Church. Gayun din naman, bilang tanda ng ating pamimintuho kay Padre Pio at patuloy na pagdadasal sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga yumao, may mga available po tayong rose candle. Ito po'y maaari nating sa bandang likuran ng simbahan. Maaari nating sindihan sa tabi ng Chapel of Reconciliation bilang ating alay sa kapayapaan ng kaluluwa at tanglaw sa mga yumaong ating pumanaw. Bukas po, ika-23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis, unay sa alas 9 ng umaga at sa alas 5 ng hapon. Kayo po, lalo tigit ang inyong mga may sakit, ay inaanyayahang makiisa. Bahagi po ng ating paghahanda sa isang special na pagdiriwang ng pambansang Dambana ngayong darating na Enero, tayo po'y magkakaroon ng isang dinner for a cause ngayong December 10. Available po ang tiket sa pamisahan at sa opisina sa halagang 2,500 lamang. Kalakip na nito ang concert ni Mito Yunting at ng The Drivers ang kanyang banda, ng mga awit sa Batangas at ilang mga pari mula sa Arsidiosis ng Lipa. Suportahan po natin ang gawaing ito para sa pambansang Dambana. May dinner concert ka na, makakatulong ka pa. At kaugnay din ang ating fundraising activity para sa darating na pagdiriwang ngayong Enero,
May mga available po tayong t-shirt at iba pang mga Kapiyo merchandise sa ating mga stores dito sa Pambansang Dambana. Inyo pong suportahan ang gawaing ito upang sa kaunting halaga, ikaw ay makatulong sa gawain ng Pambansang Dambana. Ipagpaumanhin po ninyong sarado ngayong maghapon ang ating main church sapagkat nagkakaroon po tayo ng paglilinis ng simbahan, paghahanda para sa pagdiriwang bukas, ika-23 ng buwan ng ating Healing Day dito sa Pambansang Dambana. Salamat po sa inyong lahat. Ang sunod nating misa mamayang 10:00 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Sa mga nagnanais pong mag-alay ng rosas kay Padre Pio, may mga available pong rosas sa likod ng simbahan, puti sa pagpapasalamat at kulay pula para sa kahilingan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin, at para po sa mga nasa kanilang tahanan ng panalangin pong ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, dasalan, healing rub, miracle oil, mga healing bundle, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa, laging handa sa pagdating ng Panginoon. Salamat sa Diyos.